We will love thee and bless thee and multiply thee. We will also bless the fruit of thy womb, and the fruit of thy land, thy corn, thy wine, thy oil, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep, the land which you swear unto the fathers, give thee. Thou shalt bless above all people. There shall not be male or female barren among you, or among your children. The Lord will take away from thee all sickness, and will put none of these evil diseases of Egypt, which thou knowest, upon thee, but will lay them upon all them that hate thee. Verse 5. And thou shalt consume all the people which the Lord thy God shall deliver thee. Thine eyes shall have no pity upon them, neither shalt thou serve their gods, for that will be a snare unto thee. Okay, let's pray. Maraming salamat sa inyong mga salita. Pray na aming umaga. Mari na aming mga salita. Even sa hapon pa kayo na, huwag nyo matapos ngayon. Pray na palayang bawang isa. May kilig sa inyo. Matatapat, malaman, maintindihan namin, makilala ka namin as the faithful God, matapat na Diyos, and therefore, maintindihan namin ito especially sa context ng inyong salita, di sa katulad ng ginagawa ng iba, Panginoon, na binibigyan ito ng pangulugan. Pray na aming pala. Nakala lang sila kanina, may sunod sila, nagpalit sila, gano'n. Pag gano'n ka, teresado, di ba sa trabaho nyo? Yun ka trabaho dito? Nalilit ka ba sa trabaho? Yan, yeah, may nagtrabaho eh. Yan ang iba, pag mira, pag di mo gustong makaltasan yan ng kahit konti, di ba? Pag nalilit ka ng 5 minutes, 10 minutes, kaltas. Pag-iisip mo, nasa utak mo, pera, okay lang naman yun. Kaya talaga trabaho eh. Kaya dahil importante yung pera, absent ka ba? Delayed ka ba? Importante sa'yo yung pera. Ay, pag-importante mo sa'yo, Panginoon? Importante sa'yo, Panginoon? Ano gagawin mo? Attend ka at maaga at pag andito ka na, makinig. Kasi dito ka nga, maingay ka naman ha. Maldala, ano silbi nun? Dito ka pa maglalaro. Walang kwenta, di ba? So, makinig. Title po nito, The Faithful God. Subtitle, Understanding God's Faithfulness. Patisyon na po ito sa Mother Church. December 2017. Inulit ko lang kasi hindi pa natin nakinig ito. Hindi na record. Ganda kasi mensahe. Amen? Amen! Actually, dapat tungkol sa iglesia ni Manalo yung preaching ngayon. Kasi di ko natapos. So, saka na lang. Amen? Amen. So, naiging active daw sila ngayon eh. Ano ko sa kanila? Sana di tayo maloko daw. But anyway, medyo touch din natin kayo. Subukan natin. Kasi pag sinabing faithful, ano yung sabihin ng faithful? Okay, dali ha. Mayroon ako. Sensation. Mga luka akong preaching ito. Sensation. Okay. Okay, yun ang mga. The faithful God. So that is defined. Ano yung sabihin ng faithful? Pag sinabing faithful sa Tagalog, matapat. Okay? Ano yung sabihin ng matapat? Just steadfast in affection or allegiance. Kasi namin steadfast, talaga hindi magagalaw. Di ba? Parang kanta natin. Ngayon, I shall not be moved. May tukso. Ano ba yan? Kumari, may asawa ka na. Sino may asawa na dito? May mga boyfriend, girlfriend. Sino? Kayo na ba? Hindi, kayo na ba? Bata pa kayo eh. No? Meron kunwari, nasa edad na kayo. Kasi mag-pray nyo lang muna. Ay, nasa ilan na kayo kunwari? Kunwari si Denver. Ilan tama na? Ha? 15?
din, ilan? 16. Kunwari si Denver, nagpabaho na ngayon. O di, mahal na mahal ka daw niya, di ba? Kasi sa pabaho niya, nag-opisina siya, ay may mas maganda pala doon. Ay lagi niya pang kasama. Di ba? Lalunch. Tapos, siyempre, mag-break time. Nakabaho din. Naku! Nakalimutan na si Nadine. Matay! Kaya text ng text pa lang. Ikaw, text lang eh, nakikita niya. So, anong tawag ka? Painful ba yun si Denver? Pag gano'n? Hindi. Yung isa sa mga ibig sabihin ng painful, steadfast in affection and allegiance. Hindi ka magagalaw. Meron na akong mahal, di ba? Bakit meron pang iba dyan na sumisingit? Di ba? Hindi painful. Pag gano'n, hindi ka steady. Hindi ka steadfast sa iyong pag-ibig. Doon sa iniibig mo dapat. Amen? At loyal. Pag sinabing loyal, pwede sa kaibigan, pwede sa company. Ganyan din. Minsan, ibang company, iba nagkakabaho. Dapat loyal ka sa company mo. Ibig sabihin, yun ang payayamanin mo, di ba? Eh, nabayaran ka rin dito, lipat ka naman doon. Hindi na masama kasi sa trabaho, pero hanggat nandun ka, doon ka maglinggo, di ba? Hindi yung utak mo, kung sinong may pera, gano'n. Ayun, sabi mo kanina, ayun, doon tayo punta eh. Number two, firm adherence to promise and observation of duty. Consensus. Okay, for example, ganun din again, tumingin ko na yung liado. Balikan natin medyo mag-asawa. Kanina, boyfriend lang eh. Ngayon, mag-asawa na, nagsumpaan kayo. Till death do us part. Diba? Mahal kita. Ganyan eh. Kahit maghirap tayo, sa hirap ginawa, sickness and health, till death do us part. Eh yun nga, meron na naman, nanggugulo. Yung mga ganun eh. Ewan kung bakit. Yung mga ganun daw, yung ibang narinig nyo na yun. Gusto mong gulo, siguro, anak ng demonyo. Yung pamilya na, sisirain pa. Nagawin nyo ba yun, mga ladies? Huwag na, di ba? Eh, paano? Pogi kasi. Parang wala nang iba nagkamali sa akin. Papasok ka na rin. Huwag ka mong sumira ng pamilya. Amen? So, in that case, tapat ka sa iyong asawa, ganun din sa lipunan, sa Diyos, di ba? Alam mo, makakasira ka ng asawa, ng pamilya, kung gugulo ka ba? Tulad nyo ngayon, painful kayo. Yan na naman tayo, magkakagulo na naman. Tuntuhin to kasi may mga makulit. Yung gusto mong malis, umalis na. Ganun lang simple nga na natin dito, di ba? Kahit mga bata kayo, naintindihan nyo yan. Pwede yan, bata pa ako eh. Masasabi lang. Sino ba yan dyan? Natago kayo dyan. Sige ha, starting ngayon ha. Huwag makulit, lumabas. Ha? Okay. Next is, yun nga. Then, pangatlo, given with strong assurance. Ito naman, mga bagay naman na dinidescribe, kahit mga bagay daw, kunwari, pag sinabi nga, synonym niya is binding. Ibig sabihin, pag sinabi mo parang ganun sa kasal, sinabi mo yun, mahal mo siya. Hindi mo siya iiwan, nakalimot ka. Ano yun? Nauntog ka, ganun? Yan ang laging ano ni Pastor sa amin eh. Kung boyfriend pa lang daw yan, sabi, lagyan mo na helmet lagi yan. Hindi ko maintindihan yun eh. May helmet ba siya, no? Yung pala, baka daw mauntog. Nakalimutan na yung sumpaan, di ba? Nag-gets siya ba? Kaya pag special mo yung nag-asawa kayo, nagpirmahan pa kayo, eh sa US kasi, loko-loko na yung mga tao doon, kahit nagpakasal na kayo, may divorce. Kasi para saan pa yung kasal? Kung pwede naman maghiwalay, pwedeng pawala ng visa yung papel na pinirmahan nyo, dapat pa yung pirmahan. Di ba? So, ang problema dyan sa US, ginagaya ng Pilipino yan. Kaya nga itong yung mga preacher, alam nyo, kami na lang lumalaban sa mga yan eh. So, totoo lang, pag nagka, loko-loko na itong mga taong to, sinusunod nyo na lang, anong gusto nyo, sino lalaban dyan?
Later, pag may congress man tayong bakla, makakasala yung mga bakla. Sogi na yan. Ganun yan eh. Kaya kung nag-Facebook na rin lang kayo, alala ko tuloy, yung mga sineshare nyo, nakikita ko. Utang na loob. Pakita nyo yung maturity nyo dyan. Amen? Sinong hindi ko friend dito? Sinong nakablock ako? Nagbablock ha? Kaya nga parang na ano tayo, bantayan kayo, hindi ko naman may bantayan lagi. So, pag kayo'y nag-tapat kayo sa asawa nyo, nagpirmahan, yun na yun. Eh, marating ko na siya mahal eh. Sumumpa ka nga eh, gumawa ka ng paraan, amen? At isisipin mo yung mga anak mo, pag naghiwalay ka mo yan sa mga anak mo, hindi ba talaga tatay ko? Ang hirap nun! No, hindi, mayroon na kilala sa inyo, okay naman eh. Hindi mo alam okay. Mahirap yun sa mga bata, pag laki niya, hindi na sila magdi-design ha, mag-stay sila. Kaya ka nakaka-ano din, yung mga bata na, ang bata pa, boyfriend, alam nyo ba yung nagpapawasak nyo? Seryoso yan, kaya mga ilay, silang buhay! Hindi sineryoso yung mga bagay na seryoso pala. Kaya nga tayo nagsusumpaan dyan, seryoso yan. Hindi yan laro. O, naglaro tayo, ayoko na. Sa laro, okay lang yun eh. E paano kung sa mga mahal nyo na sa buhay, hindi ginawa yung laro. Kaya bumababaw din yung mga tao na pagkakilala sa Diyos, sumpaan nila, mga pangako, o sa mga, alam nyo ba sabi sa Bible, sa mga symbol, o yung mga sign na yung tao, talagang magkakagulo tayo dating ng Panginoon. Sabi ng mga tao, the beloveds of themselves, close breaker. Kahit mga kaibigan nyo, sinabi nyo, oh, walang iwanan tayo ha, mga kapatid. Walang iwanan ha. Dami sisira yan. Diba kayo, yung mga mababang na kasunduan nyo, gabay tayo bukas ha, wala yan. Paano kung yun yan, malalim na. Tulad ng ano. Kung tulungan tayo, dahil magkaibigan tayo, tulungan tayo ha. Pag gano'n, nagkalimutan na. Amen? Alam nyo, bilang pastor, kung yung sasabihin na kayo, oh, pastor, marami yung heartbreak. Hindi mo naintindihan, pastor. Karoon na ako ng maraming heartbreak sa mga kaibigan, sa boyfriend, girlfriend. Alam nyo, pag pastor ka, every Sunday, every Thursday, heartbroken ka eh. Pag yung mga ano, di na inginig, absent na naman, late na naman. Iniisip ko lagi, alam ko na preach ko na yung magtapat sa Diyos, maging maaga, magbasa ng Bible, dalhin yung Bible. At kasi paulit-ulit na eh. Sino dito ang nasasawa pag paulit-ulit ka? Lahat naman siguro tayo, di ba? Pero nga, pag may anak, alam mo yun, minsan kailangan paulit-ulit. Kasi mahal mo sila, amen? Hindi mo sila gusto mapasama. Kaya ulit-ulit yan. Huwag umahinga. Umahinig ka. Umahin ka na mabuti. Walang katapusan yun eh. So ngayon, ganun din tayo dito. Amen? Especially sa church, ako, alam ko naman minsan, iba sa inyo, di talaga magtatapat. Dahil magawa doon, kayo ang kawawa doon. Amen? Sana magtapat tayo. Nasa production pa lang tayo. And then, pang-apat, ito naman, yung pag hindi na tao pinag-uusapan natin, ang pinag-uusapan natin ay pwede pa rin palang tao, pwede yung, for example, may marami mga peking diploma, di ba? Ano ba yun? Yung mga peking, Pera, yan. Ano pa mga peking? Mga peking, kailan lang? Mga brand, kailan lang, mayroon akong ano eh. Piniling drill bit. Ang mura eh. Ito yung drill bit. Yung, kailangan kasi lagi matalas yun eh. Ganda ng tatak eh. Bosch. Mayroon, tibay nito. Tuwa-tuwa ako. Mura lang. Inakakuha ako eh. Ginamit mo na. Putol. Hira talaga na sa alam. Hindi naman lahat. Pero gusto mo totoo. Pag sinabing matibay, matibay talaga. Pag sinabing totoo, o standard, at least, yung iba, hindi naman ganun katibay na kahit ihataw mo. Mag-skima.
So at least may standard na maayos. Hindi siya yung isang gamit mo malang, hindi pangalan po, mali na. Pag ganun din yung mga tao, pag sinabing, itong tao ko, hindi tapag, katulad kanina, nakakita lang ng ibang babae, wala na, nahilo na. Diba? Nakalimot na agad, kanina, sumpa-sumpa ka pa dyan. Ganun din sa church. Pastol, lagi na akong ano, lagi na akong ano, present, kahit lumindol, kahit bumaha. Tawag-tawa na nga si Pastor. Last, next week lang, wala na eh. Nauntog na. Umambon lang. Yeah, tama tayo. Yung mga magte-text pa sa inyo. Again, hindi tayo pinitan dito. Di ba? Pero minsan, yan, naliligo nga kayo sa ulit eh. Sabihin nyo, di ba? Ano naliligo sa ulit dito? Not kayo, di ba? Pero pag soul winning, ah, wala na. Ulan. Depende, no? So, totoo ba kayo? By the way, ang sa mga synonym niya, yan, at totoo. Okay? Original. Okay? Hindi ginaya. Strong assurance, binding. Sinabing faithful, amen? So, ngayon tingnan natin ang Diyos naman. So, ang Diyos pa'y matapatay, lagi natin maririnig yan. Kinanta natin kanina, di ba? Ngayon, faith is the victory. Hindi natin nakanta yung great is thy faithfulness. Kung sinabing faithful, matapat, lagi. E pag sinabi pang great is thy faithfulness, faithful ba itong mga to? Parang hindi. Nasabi ko lang, kasi isip ako lang eh. Ano yung faithful ulit? Matapat, maayos. Pag sinabi mo, makikinig ako, makikinig ako. Eh, iba naman, nakaganyan nga, hindi naman nakikinig. Ibang iniisip, ano yung ulam mamaya? Okay, dinala kanina, laki nun ah. Tayo na. Kainin muna kayo, hindi naman naalis yun eh. Ito yung kainin muna natin, amen? Mas masarap to, niluto ko to, bata, ano pa ako na to? Tapos nire-review ko, ganda pala mensahe ito, tapos hindi kayo makikinig. Okay, number one point natin, kailangan maintindihan natin ang Diyos ay faithful, pero number one, ito pala yung nangyayari kasi. Karamihan ng mga fellowship, ay, mga Katoliko, CCF, ito yung makikinig nyo, tama rin naman, ang Diyos ay tapat, di ba? Totoo naman yung sabihin tapat. Totoo siya pag sinabi niya, hindi ka magkukulang. Hindi ka mamatay sa gutom, at least, sa Pilipinas. Kasi kung talagang wala kang pera, magtanim ka lang dyan. Nakita ko dyan sa Lisel. May paisapa dyan, di ba? Sa nyo. Dami niya namang ano. Ano yung tanim niyo doon? Malunggay. Malunggay? May malunggay ka lang, hindi ka lang magutom. Napakasustansya daw yan. Sabi ko, hindi na uubos. Sabihin, mas mabilis siyang tumubo kaysa maubos. Ibig sabihin, may mga tao hindi ano, nag-asawa din. Ibig sabihin, pambili pa rin kong pagkain, di ba? So, matapat ang Diyos, amen? Tanong tayo kung matapat. Pwede yung ina, gusto kong sabihin ng iba, gusto na, God's faithful is conveniently interpreted in favor of the self. Pag sinabi, God is faithful, nasabi mo lang yan, kasi gusto mong ano eh. Yung mga mayaman, bakit na sinasabi lagi yan? Isa nagpaparinig, God is faithful. Eh, dapat bigyan mo ako ng ganyan. Diba? Hindi ako mababayaan ng Diyos, pero nagpapalinig pala yun. Hindi nagtatrabaho. Pero hindi ako mababayaan ng Diyos. Kaya ano mangyari? Lord, o sige. Nasaan na? Umasa. Umasa na lang. Tama pa yun. Mali yun. Kaya yun ang gagawin natin ngayong umaga. Alam na natin na matapat ang Diyos. Itatama na lang natin. Kasi nakakasal na yung iba eh. Okay, titignan sa Bible. Ngayon, itong binasa natin sa... Ganda nito, actually, dito lang binanggit to. So, alam natin ang Diyos ay tapat, pero sinabi talaga, biniclare. Sabi ito kanina, ang Diyos ay tapat. Siya ang Diyos na tapat. Okay? Ba't sinasabi yung kasi, inuulit-ulit niya ba? Kasi nga, ibang tao minsan, nawawalan ng tiwala sa Diyos. Eh Lord, dito nyo naman, oh.
Wala akong pampaano saan ako. Tatapat ba ang Diyos niyan? Eh, libre na nga pa ako ngayon. Higit nga ako sa inyo eh. Ba, saan nila kinukuha yun? Napakayaman ba ng gobyerno? Magaling ba si Duterte? Huwag kayo kay Duterte magpasalamat. Taxpayer yun. Kinukuha. Kinukuha nila yung meron. Nilalagay nila sa wala. Eh, dapat lagi nila ang wala. Mahingga na socialism yun. Komunista na yan. Nakakatuwa yun actually. Kasi sila magpapapogi doon. Iyayabang yung mga politiko. Hindi naman sa kanila yung pera. Kaya wala akong tiwala sa mga yan eh. Maglingkod sila ng tama. Okay, salamat. Pero at least naman mga bata, mga masyado nila na paloko dyan. Ginakuha nila yan kung kanino. Amen? Amen. Sila pwede magpundos lang yan. Balo, ganun-ganun lang. Binubuhay sa mga tao nagtatrabaho. Tapos, papapogi sila. Oh, ako nagbigay ng libreng paaral. So, hindi ako believe dyan. So, ganun din dapat kayo. So, kaya lang meron tayo yan. Ang Diyos ang tapat. Okay? Ginagamit na lang yung mga yan. Salamat at kung maghirap ang Pilipinas, ni mga kapolma yan, ni mga politiko, may talaga nagkagera, wala, gutong tayo lahat. Kaya kung meron tayong pagkain ngayon, may pagkain tayo, sino tapat? Ang Diyos. Ang Diyos ang tapat, amen? Pagkain niyo lagi yun. Kaya sabi dyan, number one point natin, sabi sa 7 to 8, nabasa nga po, ready, go. Lord, Lord, you, because you were more in number than many people, for you were the fullest of all people. But because the Lord loved you, and because we will not be able to teach you the Lord to your brothers, had the Lord brought you up with my hand, and we leave you out of the house of bondmen from the hand of Egypt. Okay, medyo bigyan ko ng background yung iba para yung iba, hindi medyo alam yung kwento. Anong kwento nito? So sila, ang Diyos ay may piniling tao. Sino yun? Israel, yung time nila. Okay, ngayon, ang mga Kristiyano na. So may sinasabi siya, bakit sila ito pinili? Sila ba yung pinili ng Diyos dahil sila yung pinakamagaling? Para tayo minsan, di ba? Sila na may ito sa basketball dito? Sino yung mga nanonood niyan? Anong pupunan nyo? Nandinig pala kayo? Dati kami ganyan eh. Anong team ka? Anong team ka? Sino pipiliin mo? Yung mga syoma-syoma ba? Napipiliin mo yung magaling na agad, di ba? Eh, ba't mo pinili yan? Kasi gusto ko lagi sila nanalo tayo, di ba? Feeling nyo naman, galing mo pag nanalo sila, di ka naman naglaro. Ano iba, ganun eh. Yes! Champion kami! Sila lang, di kayo. Anyway, pero ba't madalas ginagawa natin pumipili tayo ano yung dahilan? Diba? Kasi katulad doon, para feeling mo panalo ka rin. Kasi magaling sila. Malakas sila. Magaling. Sanay. Eh, puro alak yung mga yan. Diba? Kaya ako, di ako pili dyan. Gawin natin, tayo na lang basketball. Hindi yung may manood niyan. Nasaan na ako dyan? Mga sponsor niyan. Puro mga politiko rin eh. Hindi ko pa nakalak. Alak, puro alak yan eh. Kung pinalaman mo, mag-i-healthy ka ba? Ang ganda sana yung basketball, mag-i-healthy ka dun eh. Manig ha? So, yung binasa natin, ganito ang kwento niya, bakit sila pinili ng Diyos dahil ba magaling sila? Hindi eh, sabi dito, the Lord did not set His love upon you, hindi kayo binahalan ng Diyos dahil pinili kayo dahil marami kayo, hindi, sabi. Because you're more in number than any people. Hindi, kasi kayo nga yung pinakakunti eh. Sabi niyo, but because the Lord loved you and because He would keep His oath, which He had sworn unto your fathers, sino yung fathers nila? Sino yung unang pinagsumpaan ng Diyos? Pinangakuha ng Diyos. After nung flood, syempre, kay Noah, kaso nagloko na naman sila eh. So dumami na naman yung tao, sino yung pinili niya naman niya? Una si Abraham, di ba? And then kay Isaac, and then kay Jacob, then yung patriarchs. 12. So doon sumupa ang Diyos,
sabi ko sumpa. Sabi, nangako siya. Okay, pag hindi nyo kayo iwan, hindi ko rin kayo iwanan. Sigurado yun. Kaya gusto ko makita number point natin, number one point, or first point natin, God is faithful according to His own purpose. Tagalog, ang Diyos ay tapat, pero sa kanyang sariling kagustuhan, ay daya naman o. Ay Diyos siya eh. Katulad doon na nakumaganda sa pa. Katulad yan sa mag-asawa na naman. Okay, mamahalin kita basta mahalin mo ako. Pwede ba yun? In a way, okay lang yun. Pero minsan nga, kaya nga nagsumpaan, walang iwanan. Medyo yung isa, na-depress. Ano nangyari? Medyo nanghina. Anong gagawin mo? Nawalan trabaho? O iwalay na tayo. Nakita kailangan. Sabi natin, extreme na lang. Napilayan or something. Ganun, nawalan ng trabaho. Iwanan mo na ba yun? Ilalo ka niyang kailangan, di ba? Doon ka lalo niyang kailangan. Kung napila yun, nabulag. Saka mo yung, hindi lalong kawawa naman, man. Mga anak nyo. Kala ko dati, matalino ka ngayon. Syoma-syoma ka pala. Ayoko na sa'yo. Di ba lalo mo siya dapat supportahan? Yung Diyos, ano ba yung, napasin nyo kanina? Masahin natin ulit. Sabi niya dyan, hindi ko kayo pinili dahil ganyan kayo, pero dahil mahal ko kayo. So siya yung nag-determine na kaya siya tapat, hindi dahil sa ibang tao. Nakasunod pa ba? Hindi dahil sa, ano, katulad nga ng mag-asawa. Dati sexy mo, kaya gustong-gusto kita ngayon. Mukha ka ng ano eh, dati ka coke. Diba? Coke, ano? Wala ko sa sarili ko. So, ano yan? In battle, yan. Eh, coke in can ka na. Kaya coke, family size. Lagi yung mga sa mag-asawa, di ba? Talagang mahal naman mong dati, sexy eh. Si kaso sumpaan nyo hanggang mamatay. Eh medyo ginanahang magluto, kumain. Ikaw din naman, gusto mo din kumain. Tumaba kayo pareho. So ano na, iwanan mo na. Hindi ka tapat. Amen? So ang Diyos ay minahal niya tayo, basta mahal niya tayo. Ganun siya eh. Pero again, may mga basic ano yun ha, na kailangan din mo mag-reach. Lahat na pagtata ganun. So, kaya itong mga to kasi talagang nag-breach nila yung contract nila. Iniwanan nila yung Diyos, sumumpa sila sa Diyos-Diyos. Sana lang namang sabihin ng Diyos, di ko pa rin kayo iiwanan. Amen? Amen? Pero actually, yun nga, may remnant. So, yung ibang Israel, pinabayaan niya na pero yung nagtapat sa kanya, na natili. So, ganun po ang gusto ko lang number one sabihin dito. Hindi mo pwedeng, oh Lord, sabi mo, hindi ka ano, hindi mo mabayaan, kahit nga, magtamad-tamad ako. Iniwanan ko lahat, nagpakaloko-loko ko, tapos Lord, tapat ka ba? Hindi. Ano pinabaya? Ba't ako nagkasakit? Ba't ako walang tabaho? Hindi ko pwede sabihin sa Diyos yun, amen? Amen. Hindi nyo ba? So tapat siya according to His own purpose. Hindi mo siya pwedeng sabihin na hindi siya tapat dahil hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. Kasi nga, nauna kang mag-breach ng contract. Ano sa Tagalog yung breach ng contract? Ikaw yung unang umayaw, ikaw yung unang sumira, yun. Ito sabihin, ikaw yung unang sumira eh. Sabi niya, siya ang Diyos mo, hindi naman sinabi kailangan napakasipag mo. Tapat ka lang, basic lang, sa mag-asawa, ganun, at least walang iwanan. Amen? So, tandaan natin yung kasi iba nga sinasabi, ganun, parang kalokohan. Kasi mga, sino yung mga madalas yung mga atheist, di ba? Gagamitin sa atin yan. Paano na sabi mo yung Diyos? Eh, ba't namatay yung anak mo? For example, ganun. Napakadala siya ilang beses narinig yan sa mga atheist. Nasasabihin nila, hindi matapat ang Diyos mo, therefore walang Diyos. Actually, kahit hindi nga matapat ang Diyos, meron pa rin Diyos. Pero, tinitake nila sa extreme. Pag hindi matapat ang Diyos, walang Diyos. Tapos, anong dahilan? Paano mo nasabi? Kasi namatay yung anak ko. For example, nawalan ang trabaho. Pero pag inisip mo yun, tama ba yun? Hindi niya ba pwedeng palitan yung anak mo, yung trabaho mo? Tsaka ba ito yung pag sa buhay niya, siya nagbigay niyan. Hindi mo siya pwedeng sabihin, pag nanakaw siya, siya nga nagbigay niyan eh.
pinahiram lang sa iyong buhay mo. Amen? Unless may ka, may kilala mo yung mutant dito. Wala naman, lahat naman tayo gano'n, hindi pwedeng i-charge sa Diyos. Na napatay si ganyan, namatay yung mahal ko. Tinti mo na, mas matindi ka pa sa Diyos. Siya nagbigay niya. Yan lang gusto kong support natin. Amen? Tandaan niyo po lagi yan, kahit mga bata pa kayo. Hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos. Siya ay tapat, totoo yun. Pero according to His purpose, na tulad na nakita natin sa verse 7. Ngayon, meron pa ang gustong basahin sa 1 Corinthians 1:9. Tita niyo po ito. 1 Corinthians 1:9. Sabi diyan, but God is faithful. Sinabi naman, God is faithful na naman. Ang sabi dito, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So pwede mo lang sabihin, matapat ang Diyos sa mga Muslim. In a way, yung kasi creation niya, pero hindi pa rin. Diba kasi sabi dito, kayong tinawag sa fellowship ng kanyang anak, kasi si Jesus Cristo. So, ibig sabihin, kung rin, na-preach ka sa iyo, lagi sinasabi sa inyo, Mina, hindi nyo pwede ako sabihin na galit ka sa mga Muslim. Hindi misrepresent mo sila, hindi po. Dati siguro, pero kayo hindi. Kasi, dami na namin sinubukan, mga bata pa yan, mga kaedad nyo lang yan. Sinabihan namin, oh, i-share namin na salita ng Diyos. Ayaw. Bakit? Inalam ko nila kung bakit. Paano po ba yan? Pag totoo ba yung ano? Pag ay Kristiyano kayo, papatayin nyo ng magulang nyo. Sabi niya, totoo. Ilan na po yung nakausap kong ganyan, mga bata pa. Papatayin sila ng kanilang magulang pag sila umalis sa Muslim. So ngayon, pwede nyo ba sabihin sa akin na bias ako against Muslim? Kung gano'n ang utak nila? Intindihan nyo? Kapag sinabi kong loko-loko sila, totoo yun. Kasi sila namin po nagsabi. Unless wala tayong konsensya. Nasabihin natin, ah, okay lang yun. Kasi umalis ka ng Islam, di mapatayin ka. Kaya sabi ko dito, tapat ang Diyos, pero, ano, sa kanyang pangako, pinangako niya bang, kahit anong religion, pagpapalain ka, kita, ganun ba yun? Walang ganun sa Bible, hindi sinabi yun. Sinapatay niya nga ibang pagano eh. Kaya sinabi niya lang yun sa mga anak niya. Binasa natin ngayon, 1 Corinthians 1:9, yung mga Kristiyano. Amen? Amen. Kaya God is faithful in that He is true to His promise. Okay? Hindi siya yung magiging faithful kahit anong gawin mo sa kanya. Hindi po totoo yun. Kaya tingnan natin doon sa ating text, verse 9. Balik tayo sa ating text. Sabi dyan, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him. Okay, sinabi niya bang, magtapat ang Diyos sa lahat ng tao. Yun ang gustong palabasin ng mga false teacher. Nilolo kasi kayo. Yung mga yan. Kailan lang, isa, yung mga sineshare nyo, ha? Again, hindi ko naman yung maisisim, hindi nyo alam lahat. Kaya tingnan nyo rin, baka sa site pa yan ng mga kung sino, heretic. Kaya maganda i-share nyo na lang sa church natin, amen? Pinag-isipan mo na yun, maayos yun. Yun ang i-share nyo, sana. Ito rin kaya pwedeng pilitin. Hindi nyo ba, point number one, God is faithful according to His own purpose. Number two, God is faithful in that He is true to His promise. Nangako siya. Pag hindi niya pinangako, sabihin mo, ba't di ka, Lord, ba't di ka tapat? Pinangako ko ba yan? Diba? Hindi niya pinangako sa lahat yun. Pinangako kahit lukuluka, kahit sumamba ka sa Diyos-Diyosan, sa langit ka pa rin, pinangako niya ba yun? Yung iba nagtuturo, ganun eh. Basta mahal kayo ng Diyos, mahal kayo ng Diyos, mahal tayo lahat ng Diyos. Mga post-teacher. Hindi sinabi yun. Sinabi niya, tapat siya sa kanyang pangako. Ano yung pangako niya? Maawa siya sa mga nagmahal sa kanya at tumutupad ng kanyang pinag-uutos kahit gano'n niya katagal. Amen? So, hindi niya sa Israel lang. Sa mga sumunod sa kanyang pangako, especially yung mga naligtas tumanggap kay Jesus Christ. Pinasa natin kanina, 1 Corinthians 1:9. Amen? Sana makuha niyo yun. Una, sa kanyang own purpose. Pangalawa, sa kanyang pangako. Hindi kayo pwede mag-sabihin,
Kunwari, sinabi ko sa inyo, eh, di ba, minsan may kain na tayo dito, di ba? Pasto, gutom ako Lunes. Pasto, nagpakain ka ng Sunday. Eh, gutom ako ngayon, pwede ba, kumain ako dyan? Di ba, tindi na, no? Eh, iba sa inyo, no? Nangamas ko pa. Sabi ko na lagi sa inyo yun, ha? Pag Pasko dito, lalong wala. Lalong wala. Hindi tayo naniniwala dyan. Mga pagan yung December 25. Okay, walang pinanganak si Jesus na sinabi sa Bible. Wala. Pinanganak siya, pero hindi December 25. Amen? Okay, so tapat ang Diyos according to His own purpose. Number 2, to His own to His promises. So, tingnan natin yung ating First Kings. Ayan tayo mga ilang verse dito, First Kings 8:56. So, sabi dito, blessed be the Lord, pagpalain ng Diyos. Purihin siya. Bakit? That He giveth rest to His people Israel according to all that He had promised. Pinangako lang niya ba yung, pinangakuha niya ba yung Israel ng pagpapalain sila kahit anong gawin nila? Ganun ba? Makinig. Hinirapan na ako eh. Ganun ba yung pinangako ba ng Diyos yun? Kahit anong gawin nyo, kapalahin kayo. Ganun, narinig nyo na ba sa mga teacher? Mga preacher, narinig nyo na ba yun? Kung nakikinig kayo sa mga CCM, sa mga ganyan, nakinig nyo na yan. Hindi sasabihin nila. Hindi totoo yun. Ano yung pinangako niya? Pagin natin kanina, sumusunod sa kanya. Kaya sabi dito, according to all He had promised, there hath not failed one word of all His good promise, which He promised by the hand of Moses, His servant. So again, babalikan natin yun na siya totoong papa, pero according sa pinangako niya. Sabi ko na kanina. Okay, meron pa mga verse dito, sabi dito. Deuteronomy 32. Diyan pa ba kayo? Matulog na kayo ha? Ay, basa ka. Kayo naman, ready, Joe. He is the rock. His work is perfect. For all His ways are judgment. A God of truth and without infinity. Just and right is He. Okay. So, ang point naman natin ngayon, isa, pag siyang nangako, totoo siya. Di ba kanina, naalala niyo kanina ang definition natin ng faithfulness? True to the facts. Pag sinabing faithful, sinabi niya ganun, ganun nga talaga. Pag hindi siya totoo, hindi siya faithful. Kaya ano sabi namin dito? Kaya binasa natin yung Deuteronomy 32. For all His ways are judgment, a God of truth and without iniquity. So hindi pwedeng sinabi ng Diyos, tapalain ko yung masipag. Okay, yung nakikinig, pagpapalain ko, yung hindi nakikinig, labas. Dapat ganun sa atin eh. May nakikinig, may pagkain, yung hindi, wala. Makikinig na siguro lahat, no? Ganun ba? Gusto nyo ganun na lang tayo? Kaya, bago sandukan, nakikinig ba ito? Hindi. Oh, sige. Gusto nyo ganun? Nakita ko kayo dito eh. Maging tapat kayo, White Sox. Kunti lang, ha? Kahit saglit lang. Kasi totoo daw yung sabihin, ay kayo, matutuwa ba kayo kung gano'n? Muna na gano'n ang usapan natin. Lahat ang makikinig. Nakakain. Ah, okay yan, pasto. Eh, nakita ko yung isa, hindi nakikinig. Tapos, nung kain nila, lahat tayo kumain din. Oo, tuwa ka ba doon? Eh, kaya nga ako nakinig. Para lang yun. Diba? May reward ako. Hindi naman pala. So, hindi totoo, hindi patas. Kaya sabi natin dito, yung isa sa mga definition ng faithful, ang Diyos ay totoo, nakita nyo dyan. Ang Diyos ay totoo, walang iniquity. Kung sinabi iniquity, hindi naman pala patas ang Diyos eh. Just and right is He. Diba? So number 2, nakita pa tayo dito, mga kapagod ng hapon. 2 Samuel 7:28. Mayroon ba makinig? Ano mas mahirap? Panginig o ikaw ay mag-preach?
hindi rin ako makikinig. Ikaw mag-presenta, hindi ako makikinig. So, ngayon? And thou, Lord God, thou art that God, and thy words be true, and thou hast promised this goodness unto thy servant. Nakita niyo yun? Yung promise at yung katotohanan, pagka-pandem yan, hindi pwedeng pinangako mo, Lord, ganito, hindi naman pala. Okay? O kaya pinangako niya nga, kaso hindi naman sa'yo. O kaya yung condition niya, hindi mo nalang ginawa. Okay, labas yung kaligtasan dito, ha? Ano to sa mga pagpapala niya? Sa kausap ko ngayon, yung mga ligtas na, amen? Sino hindi paligtas dito? Sino ligtas na? Yan, yung nakausap ko ngayon, yung mga hindi paligtas. Bakit ano kayo, dito kayo kausap ngayon, amen? Nakikihiyan lang kayo, nakikihiyan niyo. Okay lang din yan, pero yung pinaka-applicable sa mga ligtas. So, pangako niya, totoo siya sa mga pinako niya, sa pangako niya, hindi sa mga hindi niya pinangako. Anong point natin dito? Psalms 34, Paul. May kayo naman basa. Ready? Ay, dali. Sorry. Ready, go. I serve the Lord, He delivered me, and delivered me from all my fears. Kung tumawag ka sa Diyos, hindi ka niya niligtas. Anong ibig sabihin nun? Totoo ba siya? Depende nga. Kung pinangako niya yun, kasi hindi niya ginawa, hindi siya totoo. Pero kaya ang point natin dito, pag ikaw ay pangako ng Diyos, nasa kalooban ka naman ng Diyos, tapos tumawag ka sa Kanya, for example nga yan, ano ba mga pinag-inokoban ng Diyos? Ayan, magkaroon ka ng anak. Hindi na masyadong marami, basta meron. Okay? Magtapat ka sa Diyos. Pag Sunday, kahit pwede ka magtrabaho na Sunday, sabi ng Diyos, at least, nasa church ka, di ba? Pangako niya yun, di ka magkukulang. Eh, nag-church ka lang ilang Sunday, pinagkulang ka niya. Totoo ba siya o hindi? Hindi siya totoo, di ba? Pero, kaya nga susubukan niyo siya. So, ngayon, pero sa Monday to Saturday, nagtrabaho ka. Amen? Masabihin mo, ayan, lagi ako nasa church. Hindi na maalis dito eh. Hindi ka na maalis dito. Hihirang pangako ng Diyos. Amen? So, ganun din naman. Kunwari, ano ba, takot ka sa aso. Ay, mga bata dito, no? Kailangan si Speed. Speed ba o Steve? Ganun, takot na takot kayo dyan, di ba? Sabi sa inyo ng Diyos, huwag kayong matakot sa aso. Kaya sumunod din kayo sa utos niya. Pag huwag kayong tatakbo, huwag kayong maingay sa daan. Pag hindi naman kayo dapat sa daan, sa bahay lang kayo. Hindi kayo makagatin ng aso. Okay, so hindi kayo nakagat ng aso kasi sumunod kayo sa kanya. Eh kung inaasal nyo pa yung aso, ay, hindi ako tinulungan ng Diyos. Kinagat ako ng aso. Eh, sinahulo ka kasi. Diba? Yun na sinasabi ko dito, dapat maayos kayong sumunod din sa Diyos. Amen? Kasi hindi niya pinangako na ililigtas niya yung mga makulit na bata. Kung nari, bakit kayo dito? Ay, ililigtas na ako ng Diyos. Yeah! Bumalok ka. Atay. Ay, hindi ako niligtas ng Diyos. Bumalok ako eh. Amen? Ganun din niya, yung mga young people. Ay, sabi ng Diyos, asawa ko dapat mga mananampalataya din. Eh kaso, pogi-pogi ito, hindi mananampalataya. Diba, anak pa ng demonyo, puro ML, kunwari, ginagawa. Walang pakialam. Kaya pag doon sa church, mamulo. Hindi nakikinig. Eh kaso, siya lang yung ano eh. Siya na yung nagsabi sa akin, I love you. Yun na yun. Hindi ka nagtiwala sa Diyos. Ano mangyayari sa'yo? Napahamak ha? Pwede mo sabihin sa Diyos na, Lord, hindi ako tinulungan ng Diyos. Pwede mo sabihin yun? Hindi, kasi kanina ka pa ini-instruct eh. Naintindihan mo sinasabi ko? So, yung Diyos ay hindi mo pwedeng lokohin. Hindi mo siya pwedeng gamitin yung sarili ng salita sa Kanya. Kasi nga, hindi ka mananalo. Amen? Lahat siyang covered yan sa Bible. Na wala siyang pinangako na kahit anong gawin ko, Lord? Magpapalayan. Wala siya sinabi ganun. Laging may if yan. Ano pa? Tapusin natin ito. 14:6.
146. Psalms 146, verse 6. Sabi dito, may basa ulit, ready? Go. Which makes heaven and earth, the sea, and all that therein is, which he made good forever. May siyang gumawa lahat niya, kaya niyang gawin para sa iyo. Pero sabi dyan, pinapanatili niya rin ang katotohanan. Okay, which keepeth good forever. Hindi pwedeng, hindi naman siya nangako tapos gagawin niya sa iyo kasi hindi na totoo yun. Amen? Amen. So, ilang gusto ko sabihin? Last, Romans 3:4. Dari, tagalis na tayo sino nakikinig hindi. Sino ganon? May basa po, ready? Go. God, ye let God be true, but every man a liar, as it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. Okay, kung maatid kayo ng online, online Bible Study Friday, lagi namin niya, nag-aralan namin, medyo malalim kasi, pero, hindi rin eh. Mayroon pa intindihin ng Diyos ay totoo. At pag may taong nagsabi sa iyo, iba sa sinabi ng Diyos, sino sinungaling? Kunwari si Lian, sabi ni Lian, ang Diyos, hindi ako papabayaan kahit magpapaya ako. Yung sabi, kunwari lang, ni Lian. Sabi mo, mag-share sa Facebook, di ba? Oh, kahit anong mangyari. Yung Israel daw, hindi papabayaan. Mga ganyan. Kaya niya, si Lian na, sinabi niya, hindi akong bayan ng Diyos. Eh sabi ng Diyos, pag hindi ka nagtapat sa Kanya, mababayaan ka Niya. Sino totoo? Sino totoo? Sino sinungaling? Yung hindi nagsabi ng totoo. Okay? Kasi sabi dito, lahat ng tao, bayaan nyo siyang, ituring nyo silang sinungaling. Pag nakita nyo na sinabi ng Diyos, ito, ang linaw. Tapos may ibang sinasabi yung ibang tao, sino totoo? Sinungaling sila? Amen? Ang Diyos ay laging totoo. Lagi! Isa yun sa definition ng faithful. Lagi siyang totoo. Hindi siya magsisinungaling. Hindi siya magkakamali. Amen? May sinabi pa sa dito, sabi, that thou mightest be justified in thy sayings, sinasabi yan sa Diyos, and mightest overcome when thou art judged. Pag ang Diyos daw ang sinabi yan, uy, parang mali ka naman eh. Ano nangyari yun? Siya yung magkakamali? Hindi pwede yun. Kaya, actually, sinasabi ito sa ating mga tao na iniisip natin, ano ba yung totoo? Sinabi ko na, gandang example yung mga bakla na lang ulit. Kasi medyo ano to eh. Medyo controversial ngayon. Okay? So kahit mga yung ibang pastor, ganito sinasabi ha. Sabi ng ibang pastor, may pag-asa pa yung baklang maligtas. Kunwari, ganun. Sabi ng Bible, wala na. Kanino ang maniniwala? Sa Bible na. Bakit? Kasi pag hindi totoo yung Bible, paano pa tayo maniniwala sa Kanya? Okay? Yung sabi kasi ng thou mightest be justified in saying, sabi nagsalita lang ang Diyos, dapat totoo lagi yun. Pag hindi, kung 99% lang yung sinabi niyang totoo, ay, baka nagkamali din siya dito, di ba? Hindi mo masabi. So, dapat lagi siyang tama. Pag hindi siya tama sa lahat ng bagay, kailan siya mali? Sino mag-uusga ng tama at mali? Kanya-kanya na tayo. Atindihan niyo ba yun? Sinachamba niya ba yung judgment niya? Hindi. Okay? Medyo mga gutom na kayo eh. Kaya tuloy na lang natin mamayang hapon. Amen? Amen. Sinong wala dito mamayang hapon? Sino yung andito mamaya hapon? Nasa inyo naman yan. Wala lang tayong pili na, di ba? Pero, sige. Again, lagi sa attendance, wala tayong pilitan. Pero, ano yung sabi ng faithful? Matapat. Matutupo ka ba sa, ano, sa paglalaro ng ML? Lalaro pa ako eh. Hindi na lang muna ako mag-church. Kaya matutulog ako, papahinga, magtatrabaho. Nasa inyo yan. Okay, dinemonstrate natin ang Diyos ay tapat.
Ayaw dapat hindi tapat, ganun ba? Tapat ang Diyos eh. So dapat tayo din ay tapat. Yun ang nakakabuti sa'yo. Amen? So, talagang di pa rin nakikinig yung iba. Hindi ko alam kung naiintindihan o nakasal. Sige, nasa inyo naman yun. Again, nakita ko sa buhay ko. Kung mga hindi nakinig sa Diyos, napahamak. Dahil yan. Ang dami ko nakitang gano'n sa Bible, gano'n din ang kwento. Kung matigas kayo, tingnan natin kung matigas pa kayo pag nagkaroon na kayo ng problema. Amen? Amen. Okay, let's pray. Mga nangat, salamat sa inyong salita. Kayo po yung dinescribe. Basta napakatapat. Kayo ay Diyos na matapat, pero kayo din ay Diyos na totoo. Panginoon, makita namin, Panginoon, yun, hindi nang mahirap intindihin na kayo po'y tapat dahil na kayo'y mabuti, but hindi lang sa lahat ng pagkakataon dito sa mga sumusuway sa inyo, inaasal pa kayo. So, Panginoon, we pray na maintindihan namin to Lord. Kapata pa to, hindi lang may magpalo ako sa panginoon na dyan. Active yung mga iglesia ng Manalo. Sila, ang mabibitag nila, yung mga loko-loko din, mga nakatingin sa pera. At yung mga matapat dito, Panginoon, i-preserve niyo po sila. Sila po'y magtapat sa inyo lang. Meron o wala. Kami naman po hindi niyo magkukulangin according to your promise. So ito ay magkindihan po namin. Yung mga gulati. May salamat din po Lord sa birthday Lord. Yung nadirin bukas. Ang karagdagan taon. Yung ibang mga solid glass dito, Panginoon. Lang. Salamat sa i-share siya ngayon. So pray na kayo po'y madali sa kanyang buhay. Sana po'y in this name, pray. Amen.